buhay. This is Mr. Criminology at welcome sa ating mga pag-aaral tungkol sa mga subject matters at sa mga disciplines ng field of criminology. At ito ay para sa research ng mga criminology students, para sa review ng mga future criminologists, at para sa refresher naman ng mga registered criminologists. At welcome sa ating topic for today ng mga important personalities and their theories in the sociology of crimes. Ito yung mga tao na mahalaga, may ginampan ng malaking role sa sociology of crime in the field of criminology, at yung mga theories na kanilang mga ibinigay na hanggang ngayon ay basis pa rin ng pag-aaral ng criminology. Let's begin with Cesar Lombroso under the positivist school of criminology. Under Cesar Lombroso, siya ang tinawag na father of modern criminology or the father of modern empirical criminology. Why? Because according to him, man is a sick person that needed to be healed. Para sa kanya, ang tao ay may karamdaman lamang na kagaya ng isang may karamdaman na dapat gamutin. The first person to use instrument in deception detection, which is hydrospirograph, give the born criminal and other types of criminals, atavism, or the evolutionary throwback. So, tinawag siyang father of modern criminology dahil nung panahon niya ay naniniwala pa rin ng tao na may free will talaga ang tao, dapat siyang parusahan sa kanyang mga ginawa. Pero they are more focused on the crime committed than the criminal itself or himself. Cesar Lombroso, bagamat may mga study that reputed yung kanyang theory, pero nung panahon kasi niya, nagsimula na ang approach is scientific. Para sa kanya, ang tao dapat o yung criminal ang focus natin in dealing with crime. At para sa kanya, ang tao na gumawa ng krimen ay kahalintulad ng isang tao may sakit na kinakailangan gamutin. At siyang nag-coin ng word na born criminal at yung atavism. Atavism, ibig sabihin, imbis na mag-evolve ang tao, mayroong evolutionary throwback o going back to the ape-like ancestor para sa kanya. Pangalawang personality na gusto kong share sa inyo ay si Cesar Beccaria. Sa kanya naman, siya ang prominent na tao tungkol sa classical theory. Based on free will, man has freedom to choose. That is why he must be responsible to his act or crime. The focus of punishment is the crime committed, not the offender. It was explained that man's intelligence and rationality controls human behavior, and that before they commit any crime, they try to determine the amount of pain they will suffer, which represent the punishment for the crime they have committed. So, si Cesar Beccaria naman, siya ang prominent na tao sa classical school of criminology. Ang pinaka main teaching ng classical is about free will. Ibig sabihin, malaya ang tao, meron siyang rational mind, pinag-iisipan niya yung amount ng pain and pleasure na kanyang marireceive doon sa kanyang crime na i-commit. So, para sa kanya, pagka mas mataas ang tinatawag natin na pleasure na kanyang marireceive than the pain, he will choose to commit crime. At syempre, mamaya we will discuss pa yung theory naman ni Jeremy Bentham tungkol sa utilitarianism at yung sa hedonism niya. The third person na mahalaga in study of criminology in the field of sociology of crimes is Jeremy Bentham. Para sa kanya, binigay niya yung theory na tinawag nating hedonism. Hedonism, this concept argues that man is by nature a pleasure seeker and naturally avoids pain. And the second theory niya ay ang utilitarianism, the greatest happiness of the greatest number. Now, paano ito? The hedonism theory of Jeremy Bentham ay yung tinawag natin na pain and pleasure principle. So, ibig sabihin, man is seeking pleasure to avoid pain. Kapag ka siya ay gagawa ng krimen, minimake sure niya na meron siyang pleasure na magiget o ma-acquire out of it para maiwasan niya yung pain na kanyang pwedeng isuffer. Meron din siya tawag na hedonistic calculus. Ibig sabihin nito, kanya muna kinakalculate kung ano ang mas malaki na pakinabang. Kapag ka malaki ang pleasure over pain, he will rather to choose to commit crime kasi mas malaki ang kanyang magiging pleasure. Pero pag mas malaki ang pain than the pleasure na kanyang ma-acquire, he will rather choose not to commit crime kasi mas malaki ang kanyang pain na isasuffer.
sa kanya rin galing yung utilitarianism, or from the word utilis, which means usefulness. Ibig sabihin, the greatest number for the greatest, or the greatest happiness for the greatest number. Ibig sabihin nito, Duterte used the word democracy. Sabi niya kasi, democracy is the greater good for the greater majority, sabi niya. So this is the basis of the democracy, utilitarianism under Jeremy Bentham. The third person na I want to share to you is Enrico Ferri. Under din siya ng positivist school of criminology. So kasama niya si Lombroso and si Garofalo, they are the holy tree of criminology. He studied the economic factor of criminality, focus on the predictors of crime such as population trend, religion, the nature of the family. Para kay Enrico Ferri, bagamat under siya ng positivist school of criminology, wherein more on scientific na yung kanilang approach. Scientific, kasama na rin dyan yung sociological, biological, and psychological factor kung bakit nakakagawa ng krimen. Pero ang more focused ni Enrico Ferri ay yung economic factor, kung bakit may kinalaman daw ang economic status ng tao kung bakit siya nakakagawa ng criminality. So kasama dyan population trend, yung religion, and the nature ng family setup ng isang tao why he resort on doing criminal acts. Next is Rafael Garofalo. Siya yung pangatlo na kasama sa Holy Tree of Criminology. Kasama si Enrico Ferri at si Cesar Lombroso. So according to Garofalo, the true criminal is one who lacks the basic altruistic sentiment of pity and honesty. He also coined the term criminologia, which is today pinanggalingan ng word na criminology. Number one, ang kanyang pinakapamana, yung word na criminologia. So siya nag-coin noon, later si Topinard, Paul Topinard, binigay naman niya yung word na criminology, i.e. naman yung dulo. Ito ang pinanggalingan ng word na criminology, na English term na ginagamit natin sa panahong ito. What si Garofalo, ang focus naman niya, ang tao daw, kulang siya ng pity at ng honesty kung bakit daw siya nakakagawa ng krimen. And the next personality and theory that we'll be talking about ay si Auguste Comte. Si Auguste Comte, according to him, there would be no real knowledge of social phenomena unless using positivist approach. So, ang dinadrive pa rin ni Auguste Comte, dapat daw ang approach natin is more on positive theory or positivistic approach. Pag hindi daw itong ginamit mo, there is on no real knowledge ng crime as a social phenomena. And next, we'll be talking about Albert Bandura. Albert Bandura, siya naman ang prominent sa social learning theory. According to him, learning through reinforcement and watching how others do it. So, ang social learning, society, natututo ka daw, ang isang tao, pwede mo daw matutunan at ma-adapt ang kanyang behavior based on observation, and once you observe them, watching them, that is the time that you can learn their behavior and eventually will adapt the same. And the next is Albert Binet or Albert Binet. Siya ang pinagmulan ng IQ scale natin today na ginagamit. Yung development of IQ tests and scale, which are the following. Over 140 na IQ level is genius or almost genius, while 120 to 140, very superior or yung kanyang intelligence, and 110 to 119 is superior intelligence, 90 to 109 average or the normal intelligence, 80 to 89 dullness, 70 to 79 ay yung borderline deficiency in intelligence, under 70, ito na yung mga feeble-mindedness. 51 to 70 are called moron, 26 to 50 are called imbecile, and 0 to 25 are called idiot. Yan ang kanyang binigay na IQ test scale. Next is Alphonse Bertillon. Siya ay sikat sa kanyang theory tinatawag na anthropometry or the Bertillon system, or others call it Bertillonage. He advocated a system of classifying criminals according to bodily measurements
because human skeleton is unchangeable after the 20th year, and because of no two individuals are alike in all dimensions, this method of identification received prominence in 1980s. So si Alphonse Bertillon ang isa sa pinaka nangunguna na nagbigay ng a scientific way of identifying naman yung tao. Kasi walang dalawang tao sa mundo na may parehong sukat ng kanyang skeletal structure. Dahil after the 20th year niya, hindi na nagbabago o nag-i-improve ang skeletal measurements and structure ng isang tao. So out of those measurements, ginamit niya para meron tayong individual identification para sa isang tao, especially those who commit criminality. Next na ating pag-uusapan, si Benjamin Mendelsohn. He coined the word victimology. Is generally credited as the initiator of the word victimology, as well as the concept of penal couple. Penal couple is a term that describes the relationships between the criminal and the victim. So, sa victimology na field under criminology, this is the study of the victims. So, si Benjamin Mendelsohn ang leading personality dyan. Binigay niya yung word na penal couple na sa board exam lumalabas din. Ito yung relationship ni victim tsaka ni criminal. Next to study is si B.F. Skinner, the operant conditioning, learning through reward and punishment or the rat experiment. Yung operant conditioning naman ay natututo daw ang tao kapag ka merong punishment and reward. Punishment kapag ka hindi niya ginawa yung tinuturo mo, at meron siya namang reward pag ginagawa mo yung tinuro niya. Ito yung kabaliktaran naman ng classical conditioning. Classical conditioning is ituro mo ng paulit-ulit para matutunan niya. Yan naman yung experiment sa mga aso. While sa operant conditioning, rewards and punishment ang basis, ginamit naman yan sa rat experiment. Next to study is Charles Goring. He refuted the Lombrosian theory of anthropological criminal type. His evolution stands as the most cogent critical analysis of the theory of born criminal. Charles Goring naman ay sikat kasi siya ang personality na nag-repute nung theory ni Cesar Lombroso na mayroong born criminal. Nireject niya yung born criminal theory of Cesar Lombroso. That is the study of Charles Goring. And we have David Maurer, an American authority in police administration, who in his book The Big Con once said, "The dominant culture could control the predatory cultures without difficulty and would exterminate them, for no criminal subculture can operate continuously professionally without the connivance with the law." So para kay David Maurer, merong predatory culture at meron namang mas mababang kultura, o yung mas recessive culture, dominant and recessive. Yung dominant culture, they can control, they can suppress, at nag-exist lang daw yung mga kulturang mababa kasi inaalaw ng predatory culture o yung mga mas matataas na tao sa pamayanan natin. Because there is no culture ng mga tao na pwedeng mag-exist without connivance with the law. Kinakailangan daw meron niyang approval. Remember, during these days, yung mga powerful, yung mga elite, yung mga may mga pera, sila ang merong kapangyarihan to formulate laws that can benefit themselves. Next to study, we have Ernest Houghton, or the word eugenics. Racial purification, criminals are inferior in body type and intellect. Yung kay Ernest Houghton naman, he coined the word eugenics. Ang eugenics is population improvement, or yung purification of the population. Para sa kanya, ang criminal daw ay may mababang uri or inferior sila sa kanilang DNA, yung kanilang genes, sabi niya. Kinakailangan daw tanggalin yung mga inferior na mga lahi para mag-improve yung population ng mundo. That is eugenics. Next to study, we have Edwin Sutherland, Differential Association Theory. Criminal behavior is learned from association with criminal people, in the same way that non-criminal behaviors are learned from association with law-abiding individuals in learning process. Isa sa pinaka-prominent na sociologist in the field of criminology,
is si Edwin Sutherland. Ang kanyang theory ay nagmarka sa criminology na differential association theory o yung dot theory. Dahil ang kanyang turo, pareho daw yung proseso na pwede mong matutunan yung criminal behavior doon sa law-abiding behavior o sa good behavior. They are both learned sa close association mo sa mga tao sa paligid mo, and matutunan mo sa law-abiding yung pagiging law-abiding citizen. Matutunan mo naman sa isang criminal yung mga criminal behavior na pwede mong ma-adapt o matutunan out of them. That is differential association theory, learning process. Next to study, we have Emil Durkheim, or the word anomy theory, a state of normlessness, or the word norm confusion within a society. The term was coined by Durkheim to explain suicide in French society and later applied by Merton and others to other forms of deviance and crime in American society. So ang pinakamahalagang contribution ni Emil Durkheim yung word na normlessness. Normlessness means lawlessness. Kapag ka hindi na effective o hindi na gumagana yung rules of law, that is called normlessness or lawlessness. Next to study, we have Enrico Ferri, positive theory, together with Lombroso and Garofalo as holy tree in criminology. So as I said kanina, he focused more on the economic factor, bakit nakakagawa ng criminality ang isang tao. Next, we have Ernest Kretschmer, European somatotype school of criminology, athletic or yung mga mesomorphic, that is athletic, picnic or the endomorphic, they are the round-shaped people naman. Asthenic or the ectomorphic, they are the thin people. Ang pinaka-basis o pinaka-laman naman ng somatotyping, si Ernest Kretschmer sa Europe siya. Ang kanyang basis, ang physique daw ng tao o yung kanyang feature physically ay mag-determine na kanyang type of criminality na pwedeng gawin. Kapag ikaw ay muscled, structure, ang tawag sa'yo ay mesomorph. Pag naman ikaw ay round shape, mataba, ikaw naman ay endomorph. Pag thin ka naman, payat ka, ectomorph naman tawag sa'yo. Siya ang counterpart naman ni William Sheldon sa American somatotyping theory. Na ganoon din ang basis niya. Next to study, we have Franz Josef Gall and Caspar Esperzheim. Phrenology ang kanyang theory. This refers to the study of the bumps in the head to determine criminal tendency and personality. Pinag-aralan ni Franz Josef Gall and Caspar Esperzheim yung phrenology. Ito yung pag-aaral ng mga bumps sa ulo ng tao that cause the tendency to commit criminality. Meron din itong kasama na craniology. Pag naman craniology ay yung measurement, study of the measurement of the cranium of the skull. They have, para sa kanila, may correlation daw ang mga bumps in the head at yung shape ng skull into criminality or the criminal tendency. Next to study, we have Gabriel Tarde. Ang kanyang theory ay imitation theory. He asserted that the causes of crime are chiefly social. His basic theory on the causes of crime was founded on the laws of imitation. Part pa rin ito ng sociological theory why a person commits criminality. Si Gabriel Tarde, para sa kanya, ang tao daw ay nag-i-imitate, kaya imitation theory, ginagaya niya. Una, i-admire niya, tapos i-adapt niya yung kanyang hinangaan na trait doon sa isang tao. It includes the criminal behavior na kanyang in-imitate doon sa kanyang hinangaang tao. Next to study, we also have George Wilker. According to him, criminology cannot be called a science because of lack of universal validity. Si George Wilker, kilala siya kasi he opposes ang pagiging science ng criminology. Remember, criminology is a scientific study of crimes and criminal. Maybe it is true nung panahon na ang approach pa ng criminology is more on classical. Pero magsimula nung positive theory ay dumating because they considered biological, psychological, and social factor that why a person commits a crime. So, nagkaroon ng scientific approach, kaya nga si Lombroso ang tinawag na father of modern criminology kasi siya sa ang unang gumamit ng scientific approach in
determining crimes and studying the criminal. So si George Wilker, para sa kanya, there is a lot of universal validity for a criminology to be called a science. Next to study, we have Giambattista Della Porta. Para sa kanya, physiognomy naman ang kanyang ginamit na theory. This is the study of the relationship between the facial feature and human conduct of a person in relation to his crimes. So, ginamit ni Giambattista Della Porta ang word na physiognomy. Ibig sabihin naman ito, yung features ng mukha natin ay may kinalaman daw sa criminal behavior. Next to study, we have Hans Eysenck's theory of arousal. Describe the different natural frequency or arousal state of the brains of the people who are introvert versus the people who are extrovert. So, ang nag-aral naman yan ay si Hans Eysenck, yung word na introvert tsaka yung extrovert. Introvert, more internal, tahimik, hindi siya gaano sa social life. While extrovert naman, madaldal, showy, at sa mga tao, more on social life naman siya. Based daw ito sa arousal ng mind ng isang tao, bakit nagkakaroon ng introvert and extrovert in relation din naman sa crime sa pwede niyang makomit. Next to study is Henry Herbert Goddard. Sa kanya nagmula yung feeble-mindedness. Coined the term moron and studied the Calicat family, argued that low IQ is a correlate to crime. Pinag-aralan niya yung levels ng IQ ng tao na yung mga feeble-minded below ay sila daw, pag low IQ ka, mas malaki ang tendency mo na mag-commit ka ng crimes. Yung Calicat family, pinag-aralan niya na si Mr. Calicat ay isang war hero na isang araw kasi sa isang bar ay napunta siya, meron siyang naka-sipping na isang babae na isang prostitute o bar girl. Nagkaroon siya ng anak. Tapos, nung siya ay nagbago or he lived a honorable life na, nakapag-asawa siya ng isang educated na babae. Nung tin-raise yung kanyang dalawang lahi, yung naging pamilya niya doon sa bar girl na yon ay karamihan o majority ay criminals. While sa isang educated naman ay halos successful yung kanyang naging anak, and nobody or almost walang naging criminal sa kanyang lahi. So he found out na meron daw kinalaman ng feeble-mindedness in relation to criminality. Next to study, Ivan Pavlov, the classical conditioning. Learning by conditioning, repeated response learning is passive, or the dog experiment. Kanina, we study about yung isang pag-aaral. Itong classical conditioning naman na to, ito kasi yung paano matuto ang isang tao. Kinakailangan daw, paulit-ulit mong turuan para matutunan niya isang bagay, yung dog experiment. Ito naman yung kabaliktaran nung kanina na operant conditioning, na ang basis mo in teaching and in learning is the rewards and punishment. Ivan Pavlov, the classical conditioning. Next is Peter Rentzel, a private person who in 1669 established a workhouse in Hamburg at his own expense because he had observed that thieves and prostitutes were made worse instead of better by pillory, and he hoped that they might be improved by works and religious instruction in the house of or instruction in the workhouse. Si Peter Rentzel naman ay nag-establish siya ng isang workhouse. Sarili niyang pera ang ginamit niya. Naniniwala kasi siya na more on instruction, education, and religious teachings ang pwedeng magbago sa isang tao, dahil daw yung mga thieves, yung mga prostitute, ay nagiging worse lang daw sila kapag hindi ganito ang approach ng teaching and reformation sa isang tao. That's why, in his own expense, ay nagpatayo siya ng workhouse para mabigay yung religious instruction sa mga criminals na ito. Next to study is Rafael Garofalo. Rafael Garofalo is one of the positivist theory. Nabanggit na kanina ito, criminologiya binanggit niya, kasama si Enrico Ferri tsaka si Cesar Lombroso. The Holy Trinity in Criminology. We also have Richard Dugdale, o yung hereditary theory. He studies the Duke family, Margaret Ada Duke, the mother of all criminals, which assert that crime can be passed from generation to generation. Richard Dugdale, ang kanyang theory of criminality is about hereditary. Ang keyword mo sa hereditary is the word
passing from one generation to another generation. In-study niya si Ada Duke or si Ada Margaret Duke. Ang tawag sa kanya is the mother of all criminals kasi when he study Margaret Duke, ang kanyang mga naging lahi ay criminals sila. Kaya nga doon nagmula ang theory na pwede palang may pasa ang criminal genes o criminal behavior. We also have Robert King Merton. Yung kanyang theory ay strain theory. Borrowed the term anomie to Emildor Kane, American dream of equal opportunity for economic success. Frustration is achieved. The goal will produce a coping mechanism. There is a blocking in achieving the legitimate goal, which is called strain. Yung strain theory, ang pinaka-basis niya, meron daw American dream. Ano ito? Like good house, food, money, etc. So meron daw tinatawag na acceptable goal. Acceptable goal plus legitimate means in achieving our goals. Pag daw ang tao, niyakap niya yung set goals ng society, pero may hadlang para makagawa siya, para maabot niya yung goal na ito, ang tawag doon ay strain. Dahil sa strain na yon o hadlang na yon sa pag-abot niya ng kanyang legitimate goal, meron daw coping mechanism. Kaya nagkakaroon ng criminality because there is frustration. At meron binanggit dyan yung mga coping mechanism that will be studying sa ibang pagkakataon. Next is Sarnoff Mednick. Ginamit niya yung biosocial theory. An individual's level of arousal work in conjunction with his environment. Low levels of arousal leads to aggressive and violent behavior. So, pinagkinumbay niya yung biology and yung social theory, kaya biosocial theory. Yung daw low level ng arousal leads daw ito kung bakit merong aggressive and violent behavior. May kinalaman yung kanyang environment. Bakit siya nagkakaroon ng aggressive behavior or the criminal behavior. Next is William Blackstone. Siya ang nakikita ko pa lang na personality sa neoclassical theory. While neoclassical theory naman, under this theory, not all persons have free will. Therefore, they must be exempted from punishment. Children and lunatics are exempted from criminal responsibility. Neoclassical theory agrees with classical theory na ang tao ay may free will kaya dapat siya maging responsible sa kanyang mga criminal actions. Pero sabi niya, hindi daw lahat ng tao ay merong free will kagaya ng mga lunatics o yung mga may tama sa pag-iisip at mga bata. These two people are wala daw silang kakayahan to fully appreciate yung kanilang free will and wala silang kaya therefore huwag silang bibigyan ng full responsibility doon sa kanilang criminal action. Kaya sabi nila, let's exempt lunatics and children from criminal liability or responsibility. That is neoclassical theory. Next to study, Thomas Hobbes, social contract theory, argues that men have agreed to surrender their rights to live peacefully in society. Yung naman social contract theory, yung mga tao ay nagkasundo. Isuko nila yung ilang mga karapatan nila para mag-meet sila sa iisang peaceful society. Kagaya ng pagkakaroon ng gobyerno na mamamahala sa kanila na magkakaroon ng mag-oversee ng kanilang pamumuhay in a peaceful manner. They agreed together to surrender part of their rights para magkaroon ng peaceful society. Next to study, we have W.A. Bonger, an international authority in criminology who classified crimes by motives of the offender as economic crimes, sexual crimes, political crimes, and miscellaneous crimes with vengeance as the principal motive. Ito naman, para sa kanya, ang basihan ng pagtawag mo sa criminality is based sa iyong motibo. Kaya nga binigay niya dyan, may mga economic crimes, sexual crimes, at mga political and miscellaneous crimes. Pero, pag sinum up mo lahat ng criminality na ito, ang pinaka-main pa rin na motive ng lahat is vengeance para sa kanya. At so far, these are the important personalities with their work or yung theory binigay nila. At kaya nga nabubuo ang criminology sa panahon natin. Remember, criminology is theory-based
discipline. So, in knowing this theory, we can appreciate the past of criminology, we can understand the present of criminology, and we can prepare for the future of criminology. Hope kahit paano nakatulong sa inyo ang lecture na ito tungkol sa mga important personalities and their theories. At sana if you find this video beneficial, you can like, you can subscribe sa channel na ito, and you can click the bell button para kayo ay patuloy na makareceive ng notification sa mga bagong videos. At if you have question regarding this video, you can comment down below para we can discuss, makatulong sa inyo. At hope you can share this video sa iba, especially sa mga students ng criminology para sa kanilang research, para sa mga mag-board exam, para sa kanilang review, at para sa refresher ng mga registered criminologists. Salamat and God bless you all.